Good day mga kabiking at nandito ulit ang inyong panaderong madeskarte at welcome to my channel mga kabiking. Ang ituturo ko naman sa inyo mga kabiking ay yung tinatawag na chocorol. Ayan. Chocorol naman yung tuturo ko sa inyo mga kabiking at siyempre gaya ng dati nagbubukod lang tayo ng dough. Kinukuha natin to sa timpla ng burger buns. Speaking burger buns mga kabiking, na-share ko na yan at pakicheck, pakitignan-tignan lang yung mga videos natin dyan kasi na-share ko na to yung timpla ng burger buns. At syempre mga kabiking, ito yung gagawin natin palaman, bali pinagsama-sama ko na para mapadali tayo. Isa-isayan natin mga kabiking, ayan, nilagyan ko to ng wash sugar 250 grams, soft flour 250 grams, cocoa 150 grams, margarine 350 grams. Ayan mga kabiking. Di bali mga kabiking, ilalagay na lang natin sa ating deep crustion yung ating timpla ng dough na pang 1 kilo at itong palaman para makuha nyo talaga ng tama. Kaya speaking soft flour pala mga kabiking ay ito yung tinatawag na third class. Kung wala kayo ganyang arena, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Ayan. Sa nagtatanong mga kabiking kung paano gamitin ang all-purpose flour, ang masasabi ko lang mga kabiking ay pwede yan sa lahat ng klase ng tinapay. Ayan. Siyempre ang pagkakaiba lang yung presyo, mas mahal po yata yung all-purpose flour. Kaya kung nandito kayo sa Pilipinas, ang narekomenda ko na gamitin nyo, mas maganda pa rin gamitin yung bread flour talaga. At saka soft flour, ayan. Kaya ang gagawin natin mga kabiking, make sure na malinis lang yung kamay natin. Mamasahin na natin to. Ayan. Ito yung tinapay na madalas natin makita sa bakery mga kabiking, dito nawawala. Tinatawag na chocorol o kaya tinatawag na lang pusit. Ayan, nakaka kung ano-anong mga pangalan ng tinapay lang mga kabiking. Ayan, bubuhin lang natin to. Siyempre, dito na rin lamisa, magmasa. Ayan. Pasensya na kayo sa busis ko mga kabiking, ang pangit. Ang pangit ng busis ko, no? Ayan, ito ang tamang pagmasa talaga mga kabiking ng palaman o kaya sa dough. Ayan. Para magkaroon kayo ng idea para makita yung talaga ng actual. Ayan. Medyo malagkit lang ito kabiking. Bali ang margarine talaga nilo dapat ito mga kabiking ay 300 lang pero nagdagdag ako ng 50 para medyo mas malambot siya. Kung natatandaan nyo mga kabiking yung measure natin na chocorol ay choco german, ito rin yung palaman niya. Ayan. Ayan mga kabiking, para makita nyo talaga ng actual. Ayan. Ito na yung ating palaman mga kabiking at siyempre idadaan na natin sa dough roller yung ating dough na binukod 1¾ pala mga kabiking yung binukod natin 1¾ kilo. Kung hindi pa namasa yun, nasa 1 kilo na arena yun pag hindi pa namamasa. Bali yan yung ginagawa natin mga kabiking kasi yun ang sabi ko sa inyo ay alos na i-share ko na lahat pati yung ginagamit natin na dough na-share ko na sa mga subscribers natin yan, sa mga bagong subscribers, pakitignan-tignan na lang yung mga video natin yan. Ayan. At tara, makina na natin yun. Ano? So, ayun mga kabiking, papakinisin lang natin dito sa dough roller. Ayan, ganyan lang. Ayan. Para magkaroon kayo ng idea. Ayan. Pwede mo yung higpitan para mabilis na kuminis. So ito na yung ating dough mga kabiking at siyempre papayaran natin ito ng margarine para hindi siya malagkit. Ayan. Tapos magpaputol tayo ng 40 grams
Ang bintahan namin dito ng kabiking ay nasa 6 pesos. Ayan. Kung hindi naman kayo marunong sa tangsyahan, magputo lang, pwede nyo naman tutimbang ni isa-isa. Sa mga simbre, sa mga baguhan. Ayan. Kung napapansin nyo mga kabiking, yung pagdawa ng tinapay ay halos pare-paras lang. Kung mapapanood nyo yung mga una nating share dyan, makikita nyo yung mga diskarte natin mga kabiking, kaya para sa akin lang, madali lang sundan. Lalo na kung mayroon ko ng idea, yan, madali na lang ng sundan mga kabiking. Tsaka kung gusto mo talaga matuto mga kabiking, tsaka lang talaga. Kasi kung eh, kumbaga, ako kasi mga kabiking, hilig ko talaga yung paggawa ng tinapay, ayan. Kaya dahil sa hilig ko mga kabiking, ito naman at tinuturo ko naman sa inyo yung aking recipe at idea. At siyempre, magamit nyo rin sa inyong itatayong bakery o kaya pwede nyong pagkain. Ayan, ganyan lang mga kabiking, napakasimple lang. Siyempre, ito yung aking palaman at magpapalaman na tayo. Ayan, tingnan nyo lang mabuti mga kabiking yung kamay ko, paano magpalaman. Para masundan nyo, mas maganda kung nakikita nyo talaga ng buo para masundan nyo mga kabiking. So, ganito ang diskarte ko mga kabiking para mapabilis tayo. Ayan. Nagmamadali tayo mga kabiking kasi meron na tayong niluluto. Ayan, tapos gagamit tayo ng rolling pin. Yung palaman natin mga kabiking, magtimbang lang kayo ng 30 grams. Pero ako hindi ko lang titimbangin kasi itansyado ko na. So, dapat mag-lock dito sa dulo. Yan. Layan lang natin. Ano yung kamay ko? Yan, pwede rin ganito. Pwede rin ganyan. Pwede rin ganito. So, diba? Napakadaming paraan para kung paano siya gawin. Diyan natin yan. So, siyempre mga kabiking, meron tayong cutter dito. Guguhitin lang natin ito ng tatlo. 1, 2, 3. Ayan, ito na yung ating chocorol. 1, 2, 3. Ganun lang. Diba, napaka-basic lang din. Ayan. Chocorol o kaya pusit ang tawag nila dito. Ganun lang siya mga kabiking. Sana ay masundan nyo ito kasi step by step tayo. Ayan, ganyan lang. Ganyan lang kasimple mga kabiking. So mga kabiking, ayan na yung ating chocorol. Bali, nilagay na natin dito sa ating plansa. Ayan, sa mga hindi nakakaalam kung anong tawag lang sa tree na yan ay plansa. Ang tawag nila yan mga kabiking. Ang gagawin lang nito, natin dito mga kabiking, ay hintay lang natin siya mag double size bago natin siya iluluto kasi kailangan palakihin pa natin yan. At mamaya, ipapakita ko sa inyo mga kabiking yung ating kung paano natin siya lutuin. Ayan. Ayan siya mga kabiking. So ayan mga kabiking, at tignan na natin yung ating chocorol dahil sinalang na natin siya. Ayan yung ating mga nagawa mga kabiking. Medyo tapos na tayo. Ayan, na-share ko na natin yung mga timpla niyan mga kabiking. Ayan, meron pa doon oh. So ayan mga kabiking oh, sinalang na natin siya dahil double size na yan. At gaya ng dati, pag nakita kayo na brown-brown yung sikilit, pwede nyo nang itaas. Gaya ng pandikoko, tignan nyo. Ayan, baliktaran yan. At siyempre mga kabiking, mamaya papakita ko sa inyo yung finished product. Maluluto yan mga kabiking ng 10 minutes lang. At yung init ng oven mga kabiking ay nasa 300 temperature. Ayan. So, ayan na nga kabiking. At buto ng ating chocorol, kaya pusit.
Ayan. Siyempre, hintayin na lang natin yan na lumamig, saka natin siya ididip sa asukal. Maganda mga kabiking kung sa puting asukal nyo siya idip pag kapahid ng margarin. Ayan, hintayin lang natin lumamig mga kabiking. At mamaya-maya, papahiran na natin ng margarin at saka sa asukal. Ayan. So, ayan, magpapahid na tayo ng margarin. Maraming na to mga kabiking. Siyempre ngayon pala napapasalamat ulit ako sa mga patuloy na sumusuporta dyan. Saka natin sa ididip sa sukal mga kabiking. Ayan ang ating chocoroll. Kaya hanggang dito na lang ulit mga kabiking. Maraming maraming salamat at sana ay nagustuhan nyo. At abangan ulit mga kabiking yung ating susunod na ibibigay na idea pag nagkaroon ulit tayo ng time mga kabiking. Hanggang dito na lang. Bye bye.